Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Minamahal kong kapatid, ipinagdiriwang natin ngayon ang Linggo ng Laetare na mula sa wikang Latin ang ibig sabihin magalak. Inanyayahan tayo ng ating pagbasa na magalak sapagkat ang Diyos sa kanyang pangako ay siya'y amang naghihintay ng ating pagbabalik. Sa ikalawang pagbasa, ipinapaalala sa atin ni San Pablo na sa pamagitan ni Kristo, ibinilang tayo ng Diyos bilang kaibigan, hindi na kaaway, at inirang niya tayo upang ipanumbalik sa Kanya ang mga tao, upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin at pagsisihan ng ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnabayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ay nakikipagkasundo sang katauhan sa pamagitan ng iyong salita, sa masigasig na pagsamba at matibay na pagsampalataya. Ang sambay ng Kristiyano ay makadulog nawa, manawang masaya sa pagdiriwang ng dakilang kapistahan ng pagkabuhay. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa unang sulat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, sinabi ng Panginoon kay Samuel, magdala ka ng langis at pumunta ka kay Jesse na taga Bethlehem, sapagkat pinili ko ng maging hari ang isa sa kanyang mga anak. Nang magkaharap-harap na sila, nakita ni Samuel si Eliab. Pinagmasdan niya itong mabuti at sinabi sa sarili, ito siguro ang hinirang ng Panginoon para maging hari. Ngunit sinabi sa kanya ng Panginoon, huwag mong tingnan ang kanyang taas at kagisingan. Hindi siya ang hinirang ko. Ang batayan ko ay di tulad ng batayan ng tao. Panlabas na anyo ang tinitingnan ng tao, ngunit puso ang tinitingnan ko. Isa-isang tinawag ni Jesse ang pito niyang anak, ngunit walang pinili sa kanila ang Panginoon. Kaya't tinanong ni Samuel si Jesse, wala ka na bang anak kundi iyan? Meron pang isa, yung pinakabata at pastol ng aking mga tupa, sagot ni Jesse. Sinabi ni Samuel, ipasundo mo, hindi natin sisimulan ang paghahandog hanggat hindi siya dumarating. At sinundo nga ang anak na ito ni Jesse, siyang makisig na binata. Malusog at mangungusap ang mga mata. At sinabi ng Panginoon kay Samuel, siya ang hinirang ko. Pahiran mo siya ng langis. Kinuha ni Samuel ang sisidlan ng langis at pinahiran si David sa harapan ng kanyang mga kapatid. At mula noon, sumakanya ang Espiritu ng Panginoon.
Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Panginoo'y aking pastol, hindi ako magkukulang. Ako'y pinahihimlay sa mainam na pastulan at inaakay niya ako sa tahimik na batisan. Binibigyan niya ako niyong bagong kalakasan. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. At sangayon sa pangako ng kanyang binitiwan, sa matuwid na landasi, doon ako inaakay. Kahit na ang daang iyo'y tumatahak sa karimlan, hindi ako matatakot pagkat ika'y kaagapay. Ang tungkod mo at pamalo, ang gabay ko at sanggalang. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Sa harapan ng lingkod mo, ikaw ay may handang dulang. Ito'y iyong ginagawang nakikita ng kaaway. Nalulugod ka sa akin na ulo ko ay langisan at pati na ang kalis ko ay iyong pinaaapaw. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Tunay na ang pag-ibig mo at ang iyong kabutihan. Sa sakit tataglaying habang ako'y nabubuhay. Doon ako sa templo mo, lalagi at mananahan. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Epeso. Mga kapatid, dati nasa kadiliman kayo, ngunit ngayon nasa liwanag sapagkat kayo'y sa Panginoon. Mamuhay kayo gaya ng nararapat sa mga taong naliwanagan, sapagkat ang ibinubunga ng pamumuhay sa liwanag ay pawang mabuti, matuwid at totoo. Pag-aralan ninyo kung ano ang kalugod-lugod sa Panginoon. Huwag kayong makikisama sa mga taong gumagawa ng mga bagay na walang ibubungang kabutihan. Mga bagay na dulot ng kadiliman. Sa halip, ay ilantad niyo sila at ang kanilang mga gawa. Sapagkat kahiyahiyang banggitin man lamang ang mga bagay na ginagawa nila ng lihim. Ang lahat ng naralantad ay naliliwanagan. At ang naliwanagan ay nagiging liwanag. Kaya't sinasabi, gumising ka, ikaw na natutulog. Magbangong ka mula sa mga patay at liliwanagan ka ni Kristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Sabi ng buong
mahal sa daigdig ako'y ilaw kapag ako ay sinundan. Ang dilim ay mapaparam at sa aking mabubuhay. Makuhuli kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sa paglalakad ni Jesus, ay may nakita siyang isang lalaking ipinanganak na bulag. At si Jesus ay lumura sa lupa at gumawa ng putik. Ipinahid niya ito sa mata ng bulag. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Pumunta ka sa deposito ng tubig na sa Siloe. Ang kahulugan nito ay sinugo. Maghilamos ka roon. Gayun nga ang ginawa ng bulag at ng makabalik ay nakakita na." Sinabi ng mga kapitbahay niya at ng mga nakakita sa kanya nung siya'y namamalimos, "Hindi ba iyan ang lalaking dating nagpapalimos?" Sumagot ang ilan, "Iyan nga. Hindi kamukha lang, uwi ka naman ng iba." At sumagot ang lalaki, "Ako nga po iyon." Dila nila sa mga Pariseo ang dating bulag. Araw na pamahinga nang gumawa si Jesus ng putik at padilati ng bulag. Tinanong din siya ng mga Pariseo kung paano siya nakakita. Sinabi niya sa kanila, "Pinahiran niya ng putik ang aking mga mata. Naghilamos ako pagkatapos at ngayon nakakakita na ako." Ang sabi ng ilan sa mga Pariseo, "Hindi mula sa Diyos ang taong iyan, sapagkat hindi niya ipinangingilin ang araw ng pamamahinga." Ngunit sinabi naman ng iba, "Paano makagagawa ng ganitong kababalaghan ng isang makasalanan?" At hindi sila nagkaisa ng palagay. Kaya tinanong nila uli ang dating bulag, "Ikaw naman, yamang pinadilat ni Jesus ang iyong mga mata, ano naman ang masasabi mo tungkol sa kanya?" "Siya'y isang propeta," ang sagot niya. Sumagot sila, "Ipinanganak kang makasalanan at ikaw pa ang magtuturo sa amin?" At siya'y tinawalag nila. Nabalita ni Jesus ang lalaking pinagaling niya ay tinawalag ng mga Pariseo. Kaya't tinanong niya ang lalaki nang matagpuan niya ito, "Sumasampalataya ka ba, anak, sa anak ng tao?" Sumagot ang lalaki, "Sino po ba siya, Ginoo? Sabihin niyo sa akin upang ako'y manampalataya sa kanya." "Siya'y nakita mo na, siya'y nakipag-usap sa iyo," ani ni Jesus. "Sumasampalataya po ako, Panginoon," sabi ng lalaki. At sinamba niya si Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Mga minamahal kong kapatid, inaanyayahan ko po kayo na pumikit sandali. Ipikit niyo po ang inyong mga mata. Meron po ba kayo nakikita? Wala. Sige po, idilat niyo na po ang inyong mga mata. Kung ipagpapatuloy po natin ang pagpikit ng ating mata sa loob ng ilang minuto, siguro po wala itong kaso sa inyo. Baka iba po sa inyo makatulog. Pero kahapon po, habang ginagawa ko po itong experiment na ito, kumuha po ako ng isang panyo. At sa loob ng isang oras, sabi ko sa akin sarili, pipiringan ko yung aking mata. No? At dahil kabisado ko naman yung aking kwarto, kakapain ko yung bawat dadaanan ko, pati yung pagpunto ko doon sa aking CR. At alam niyo po yung nangyari, no? Parati po ako nababangga. At parati ko pong, at muntik pa po akong matalisod patungo doon sa aking CR. At
At habang nagninilay sa mabuting balitang ito, naisip ko po yung nararamdaman nung mama, yung lalaki na tinutukoy sa ating mabuting balita na buong buhay niya, wala siyang makita. Siguro po sa kanyang puso, naiisip niya, sana'y ako'y gumaling upang yung sinasabi ng aking magulang, wala po siyang idea kung ano yung kagandahan ng mundong ito. Pero sa pamamagitan siguro ng kanyang magulang, kanya itong inaasahan, kaya hinahangad ng kanyang pusong siya'y makakita. Sa kabilang banda, hindi rin naman siya ligtas sa mga taong nagsasabi sa kanyang siya'y kaawa-awa at wala ng pag-asa. Pero ano yung kanyang pangarap? Makakita. Makita ang gandahan ng mundong ito. Punong-puno siya ng pag-asang gumaling. Kaya nga nung siya'y nagkaroon ng kagalingan, hanggang sa kahuli-hulihan, kahit na siya itiwalag pa, ipinaglaban niya ang katotohanan. Ipinaglaban niya ang pag-ibig niya kay Jesus. Mga minamahal kong kapatid, hindi po aksidente yung pagkakatagpo ni Jesus at ang bulag. Sabi po sa isang bahagi ng ating mabuting balita noong tinatanong ng maalagad si Jesus kung ang dahilan ba ng pagkabulag ng taong ito ay dahil sa pagkakasala ng kanyang magulang o dahil sa kanyang kasalanan. Kung titignan niyo po, hindi maaring kanyang kasalanan. Paano siya nagkasala nung siya bata pa? No? Kaya isinabi ni Jesus, ipinahayag ni Jesus sa kanila, ipinanganak na bulag ang lalaking ito, hindi dahil sa nagkasala siya o ang kanyang mga magulang, kundi upang mahayag ang kapangyarihan ng Diyos. Yung ating mga kahinaan, mga minamahal kong kapatid, yung ating sitwasyon sa buhay na ating nararanasan, nangyayari po ito upang maipahayag ang kapangyarihan ng Diyos sa ating buhay. Ang Diyos po ang siyang in charge. Ang Diyos po ang siyang bahala, no, sa ating buhay. Mga minamahal kong kapatid, kung totoo pong nakinig kayo ng ating mabuting balita, ilan po yung tinukoy na bulag? Sino yung nagsasabing isa? Taas ang kamay. Nako, hindi sigurado. Sino yung nagsasabing isa yung bulag? Okay. Sino yung nagsasabing dalawa yung bulag sa mabuting balita? Nako, hindi nakinig. Tatlo ba? Apat ba? Yung tinutukoy na bulag sa ating mabuting balita, yung physically blind, isa lamang po. So, tamang-tama yung batang nakaputi doon, tataas ng kamay. Isa lang yung physically blind. Pero, may tatlo pang tinukoy na spiritually blind. No? At nakakalungkot, mga minamahal kong kapatid, nakakakita, pero bulag ang kalooban. Isa-isahin po natin sila. Yung una po, yung mga alagad ni Jesus, yung nagtanong, sino po ba ang may kasalanan? Yung mamang iyan o yung kanyang mga magulang? Kaharap nila si Jesus, no? At sinusunod nila ang kalooban ni Jesus, pero mababaw yung kanilang pangnawa. Katulad natin, kapag nakakita tayo ng isang bagay na hindi maganda, isinisisi natin ito sa naging desisyon ng mga tao o desisyon ng taong ito sa kanyang buhay. Halimbawa, pag nakakita tayo ng isang taong pulubi o mahirap, ano yung nasa isip natin? Kaya naman yan mahirap at pulubi dahil hindi yan nagsumikap, hindi yan masipag. Pero alam natin, yung katotohanan na maraming masipag, pero nanatiling mahirap pa rin. Bakit? Dahil sa pang-aabuso ng mga nasa kapangyarihan, pang-aalipin ng mga meron na dapat nagbabahagi. Kaya po hindi totoong yung mahihirap ay nanatiling mahirap dahil hindi sila masipag. Biktima sila ng pang-aabuso ng mga nakakataas sa kanila. At nakakalungkot, mga minamahal kong kapatid, dahil minsan yung kapwa pa nating mahirap yung tumitingin sa atin ng mababa o yung taong nanghuhusga sa atin, yung hindi makakita ng ating kalagayan. Kaya ano nangyayari?
No? Imbis na umunlad, no? Ano nangyari? Tayo nananatili sapagkat ayaw na nating tumuon o tumingin doon sa landas kung saan tayo dinadala ng Diyos. Kung saan niya tayo inaanyayahan, di ba? Sabi sa ating mabuting balita sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Epeso, no? Itinawid na kayo ng Diyos sa kadiliman, nasa liwanag na kayo. Pero yung iba, ayaw pa rin tumingin, ayaw pa rin tignan ang kalagayan upang tuluyang makapunta sa liwanag. Pangalawa po, sino yung tinutukoy na bulag sa ating mabuting balita? Pangalawa po, yung kanyang mga magulang, kanyang kamag-anak, at mga kapitbahay na naroroon. Doon po sa longer form na mabuting balita, binasa po kasi natin yung maikling pagbasa, tinanong ng mga Pariseo yung kanyang magulang, totoo bang bulag ang batang ito simula ng pagkabata? Alam niyo po, nakakalungkot yung sagot ng kanyang mga magulang. Alam niyo po, sabi niyang kanyang mga magulang, nasa tamang edad na po siya. Tanungin niyo na lamang po siya. Bakit ganun yung kanyang pagkakasabi? Sapagkat natatakot silang itiwalag ng mga Pariseo at hindi na makasamba sa templo. Imagine niyo po, na? Dahil sa takot, kahit yung mga kapitbahay na nakasaksi ng pagpapagaling sa kanya, hindi nagsalita, na natiling tahimik. At sa maraming pagkakataon, mga minamahal kong kapatid, dahil sa takot, ganun din tayo. Ayaw nating magsalita, ayaw nating manindigan sa katotohanan, kahit na ito yung dapat ipaglaban at ito yung dapat panindigan, anong ginagawa natin? Nananatili tayo sa dilim. Bakit? Ayaw nating madamay. Ayaw nating, no, maisama o maipahamak, no? Nananatili sa liwanag. May painyayang manindigan sa katotohanan, pero nanatili sa liwanag dahil sa takot. At mga minamahal kong kapatid, kapag hindi tayo nanindigan sa katotohanan, kahit na anong ginagawa natin sa buhay, tayo nagsisimba ngayon, marami tayong ginagawa, papalapit sa Diyos, hindi tayo tunay na sumasampalataya sapagkat hindi tayo kaibigan ni Jesus, hindi tayo naninindigan sa liwanag. Pangatlo po, yung mga Pariseo, inaasahang dalubhasa sa batas, alaman lahat ng gagawin, pero no, hindi nakita ang kabutihang ginawa ni Jesus. Ano lang yung nakita nila? Yung mali. Yung nagpagaling si Jesus sa araw ng pamamahinga. Kaya nga sa ibang pagkakataon, tinanong sila ni Jesus, ano bang mas mabuting gawin sa araw ng pamamahinga? Gumawa ng masama o gumawa ng mabuti? Obviously, gumawa ng mabuti. Pero hindi nila nakita iyon. Bakit? Sapagkat nananatili sila sa kadiliman ng kapangyarihan, no? Sa kadiliman ng kanilang paniniwala na ito lamang ang makapagliligtas sa kanila. Kaya nga nakakalungkot dahil yung iniintay nilang Mesiyas nasa harapan na nila. Pero hindi nila makita bakit yung kanilang kalooban ay punong-puno ng galit at sama ng loob. At pang-apat, mga minamahal kong kapatid, yung tunay na bulag sa ating mabuting balita ay yung simula pagkabata pa lamang, yung tinutukoy dito. No? Siya yung bulag, pero siya lamang yung nakakita kay Jesus. Ano yung sinabi niya doon sa huling parte ng mabuting balita? Napakaganda po. Pagkatapos siyang itiwalag ng mga Pariseo, sabi ni Jesus, tinanong siya, sumasampalataya ka ba sa anak ng tao? Alam niyo po, tinanong niya, sino po ba siya, Ginoo? Sabihin niyo sa akin upang ako'y makasampalataya sa kanya. Sumasampalataya na, hindi pa man nakikilala. At nung nagpakilalang si Jesus, na siya'y si Jesus, at siya ang taong nagpagaling, at siyang taong dapat sambahin, ano ang sagot ng bulag na ito? Sumasampalataya po ako, Panginoon. At pagkatapos, sinamba niya si Jesus. Sa lahat ng mga taong naroroon,
Ito lang yung nanindigan kay Jesus hanggang huli. Kahit na ikatiwalag pa niya, bakit naranasan niya yung kabutihan ng Diyos? Nabuksan yung kanyang, hindi lang yung kanyang mga mata upang makakita physically, nabuksan din yung kanyang kalooban. Kung sa pamantayan lang din, mga minamahal kong kapatid, yung pamantayan ng tao, iba talaga sa pamantayan ng Diyos. Alam natin kung ano yung nangyari, no? Sa pagpili ni Samuel ng bagong hari. Yung kanyang nakita, akala niya dahil porket ang itsura ay malakas, matipuno, yun ang pinili ng Diyos. Pero sino ang pinili ng Diyos? Yung anak ni Jesse na pinakamahina. At bakit niya pinili yung pinakamahina? Dahil sa pinakamahina, ang Diyos ay makagagawa. Kaya wag po nating isipin kung tayo yung pinakamahina sa lahat. Sapagkat sa ating kahinaan at pagpapakumbaba, makagagawa ang Diyos. Kaya ano yung hamon ngayon, mga minamahal kong kapatid, sa pagpapatuloy ng ating pagdiriwang? Tayo ba'y nasa liwanag? Dalin natin lahat ng ating kadiliman sa liwanag. Sapagkat sabi ni Apostol San Pablo sa mga taga-Epeso, ang lahat ng nalalantad sa liwanag ay naliliwanagan. Gusto mong maliwanagan sa kadilimang dinadanas mo ngayon? Dalin mo lahat na ito sa liwanag. At matatagpuan mo yung nagpapasaya sa iyo sa kadiliman, walang halaga, walang kwenta. Sino lang ang tunay na makapagpapasaya sa iyo? Ang Diyos lamang ang tunay na liwanag at makapapawi ng ating kalungkutan. At ano yung hamon sa atin, mga minamahal kong kapatid? Gumising, no? Mga natutulog diyan, gumising na kayo, matatapos na to. Hindi, ang hamon sa atin, gumising at magbangon sa kasalanan dahil tayo'y niliwanaga na ni Kristo na ating Panginoon. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Mga kapatid, ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Berhen, ipinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinaako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na magmuli. Umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paparito at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal at sa kapatawaran ng mga kasalanan at sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao at sa buhay na walang hanggan. Amen. Minamahal ko mga kapatid, ibinubunyag ngayon ng Ama ang kanyang sarili bilang liwanag ng sanlibutan. Atin ngayon siyang sundan bilang liwanag ng ating buhay habang ating itutugon. Ama, ikaw ang aming liwanag. Ama, ikaw ang aming liwanag. Mapagmahal na Ama, liwanagan mo sina Papa Francisco, mga obispo, mga pari, mga diakono, at mga laiko sa aming bawat pagpapasya at paglilingkod sa isa't isa. Kami dumadalangin. Ama, ikaw ang aming liwanag. Mapagmahal na Ama, gabayan mo ang bawat lingkod bayan sa iyong katotohanan. Kami dumadalangin. Ama, ikaw ang aming liwanag. Mapagmahal na Ama, liwanagan mo kami ngayong maraming pinagdaraan ng pagdurusa sa kadiliman ng gabi. Ikaw nawa ay manatili. Kami dumadalangin. Ama, ikaw ang aming liwanag. Mapagmahal na Ama,
Itinataas namin ang aming mga kapatid na misyonero. Liwanagan mo ang kanilang mga puso upang kanilang masariwa ang tamis ng kanilang unang pagtalima sa iyong misyon ng pag-ibig. Kami dumadalangin. Ama, ikaw ang aming liwanag. Mapagmahal na Ama, pahintulutan mong makapasok sa iyong walang hanggang liwanag ang mga yumaon naming mahal. Kami dumadalangin. Ama, ikaw ang aming liwanag. Itaas din natin ang mga kapatid nating nangangailangan ng panalangin, ang mga pangangailangan ng ating pamayanan at ang ating mga personal na kahilingan. Kami dumadalangin. Ama, ikaw ang aming liwanag. Ikaw ang aming liwanag, o Amang mapagmahal. Tulungan mo kaming masalamin ng iyong buhay at pag-ibig sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kilugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha para sa paghahain nagbibigay kagalingan, kami ngayon ay masayang nagsisipag-alay. Kalakip ng dalangin amin nawang maidangal ang pagdiriwang na ito ng banal na pakikinabang at maidulot nawa ito para sa kaligtasan ng tanan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ng Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Minabuti niya maging di naiba sa amin upang siyang katauhang namuhay sa dilim ay kanyang maakay sa pananalig na hahantong sa liwanag ng iyong pag-ibig. Kaming ipinapanganak noong una bilang alipin ng dating pagkakasala ay kanyang hinugasan sa tubig ng muling pagsilang upang maitampok bilang mga kapatid niya sa iyong angkan. Kaya kaisa namang helisisiawit na papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Sana
sana sa kaligtasan. O sana, o sana, o sana sa kaligtasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng Espiritu, gawin mo banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatin kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iyahandog para sa inyo. Gayun din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, nang bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo ni bubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis ay ang kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat at namayusarap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magkasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabulkod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Bispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagindapan mo lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na malabirheng Maria, ina ng Diyos, ng kabiyak na puso niyang San Jose, kaysa na mga apostol ni San Juan Bautista at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang magpuri si kararangal mo sa pamagitan ng iyong anak naming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos sa mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin naman na kagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami Diyas sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, italayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananibigan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan sa inyo,
ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Ito ngayon mo aming pananampalataya, ito ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumayin niyo. At sumayo rin. Bigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Mga kapatid, ito si Jesus ang kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalatayang naanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsanggalang nawa tayo ng katawan at dugo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, ang tamang paraan ng pagtanggap ay kaliwang kamay sa ibabaw ng kanang kamay. At sasagot po tayo ng amen, pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Thank you.
Ang lahat po ay inaanyayahan sa ating ika-apat na Lenten Recollection sa darating na March 21, 2023, Martes, sa ganap na ikapito ng gabi dito po sa ating simbahan. Ang ating tagapagsalita sa araw na iyon ay si Reverend Father Jonathan Noel Mojica, ang ating pong parochial vicar. Maraming salamat po. Mga paalala sa mga nagsisimba, patuloy pa rin pong pinapalalahanan ng lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkos, dapat natin ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards sa pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, tinatanglawan mo ang lahat ng tao na isinisilang sa daigdig na ito. Sa kalomong liwanag, tanglawan mo ang aming kalooban upang ang dapat naming isaloob na iyong ikinalulugod ay lagi naming isaisip at ikaw ay aming wagas na maibig. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkang nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahin at dasalan sa pamagitan ng bendisyon na ito, naway mailala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng mga pangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Umayo kayong taglayang kapayapaan ng Panginoong Hesus Nazareno. Salamat sa Diyos.